Sali-sali. Kakaibang natatanaw. Mga sundan at hari, mga hiwagang nagmula sa nakaraan. Sali-sali sa kwento. Pag-ibig at kataksilan. Mga kayamanan na kuwag magic carpet na lumilipad. Sinwaling tulumit hampas mo ba? Kayari panginig ng kontrapida at kampiyon. Kasaysay at misteryo, may wagang amaray sa'yo. Sanglit sang galak, paglapari at labot. Sirena at higat, ilibon at pinulo. Mga genie na biglang lilitaw. Kaya mga bata, halina't makinig. Sanglit sang gabi. Ha 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 ha! Shasa man! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ikakalat sa sahig ang mga holen mo? Pero hindi ako yun! Kung sa'yo ang mga holen, tiyak na ikaw ang nagkalat! O sige, itatapon ko ang mga holen mo! Wag! Sandali! Ah, bitawan mo ako! Magpahinapon yun! Akin na yun! Di daw sabi! Ano, akin na! Charizard, sabihin mo na hindi ako yun! Anong hindi ikaw? Kinalat niya mga holen niya sa sahig! Na naman! Pero hindi talaga ako! Maniwala kayo! Anong hindi ikaw? Ikaw lang naman dito naglalaro ng mga holen na ganito! Yun lang ang kailangan kong kamahalan, malaman! Kamahalan, sandali! Hindi lahat na nakikita dapat paniwalaan. Anong sinasabi mo? Naaalala ko pa ang isang bayan ilang taon na ang nakaraan kung saan mukhang maayos naman ang lahat. Pero may biglang nangyari. Kawawang Barzin, pangalawa na siya sa nanakawan ngayong linggo. Ako na kukuha! Ako na! Ava, Arsha, doon lang kayo maglaro, pwede ba? Halika! Dapat siguraduhin natin na lagi nakasarado mga bintana at lagi nakakandado mga pinto natin. At sino kaya ang magnanakaw? Tingnan mo, palabas ng bahay si Bromar. Magandang umaga, Bromar! Lagi ko siyang binabate tuwing umaga pero hindi naman niya ako pinapansin. Parang may hindi tama tungkol sa kanya. Oo nga, hindi ko rin siya gusto. Mga bata, huwag kayong lalapit sa kanya, maliwanag? Hindi lang sina Ali at Shabnam ang walang tiwala kay Bromar. Ayaw din sa kanya ng buong bayan dahil nga hindi siya pala kaibigan. Nakulago tayo! Anong gagawin mo? Kukunin ko ang bola ko dun sa kabila. Pero sabi ni Papa, huwag tayong lalapit sa kanya. Hindi naman ako magtatagal sa bakuran niya. Hayun yung bola! Tingnan mo! Meron siyang unggoy! Kumusta ka? Arsha, gusto niyo maglaro? Habulin mo! Sa gitna ang unggoy! Anong ginagawa niyo rito? Lumayas kayo sa bakuran ko! Muntik na tayo ron! Nakakatakot naman si Bromar! Ava! Yung unggoy niya! Naku, nakakatuwa naman ang unggoy na to! Ano kayang pangalan ng unggoy niya? Ano ginagawa niya? Nililigpit niya ang mga laruan natin! Naglililis siya! Teka, bumalik ka rito!
sayang naman. Bakit kasi nag-iilaga pa siya ni Bromar? Arsha! Arsha! Gising! Bakit? Si Bromar! Tingnan mo! Sigurado ba kayong si Bromar ang nakita nyo? Siya po talaga ang nakita namin. May dala siyang sako na may laman. Sabi ko na nga. Siya ang magnanakaw. Anong gagawin natin? Magsusumbong tayo sa pulis. Sandali, babalik kami kaagad. Habang pumunta sina Ali sa mga pulis, may hindi inaasahang bisita sina Ava at Arsha. Sa'yo ba itong bola? Nakita ko to sa bakuran ko. Pasensya na, hindi ko naisip na ito ang pinunta nyo sa bakuran ko. Dahil sa sunod-sunod na nakawan, akala ko mga magnanakaw kayo. Heto ang bola mo. Sandali lang po. Mister... Salamat po. Pasensya na. Lakasan mo ang pagsasalita mo. Mahina na kasi itong pandinig ko. Kaya pala hindi niya pinapansin si Papa. Ang unggoy niyong alaga! Ano pong pangalan ng unggoy? Ah! Si Poppy! Halikayo! Gusto niyo ba siyang batiin? Nang araw na yon, naging kaibigan ni Ava at Arsha si Bromar. Ngayon lang nagkaroon ng kaibigan si Bromar maliban kay Poppy. Tinuruan niya ang unggoy ng iba't ibang klase ng trick. Ang talino pala niya? Oops! Huwag muna! Hindi pa ako tapos gamitin yan! Tinuruan ko siya magligpit ng gamit. Ah, kaya naman pala! Nilagay niya sa cabinet ang mga laruan ko! Teka, bubuksan ko ang pinto. Hayun siya, mamang pulis! Siya ang sinasabi ko! Bakit? May problema ba, mamang pulis? Pwede ba akong pumasok? Sabihin mo nga kung nasan ka kagabi. Nandito ako sa bahay. Isa kang sinungaling! Nakita ka ng mga anak ko! Papa! Ava! Arsha! Anong ginagawa niyo rito? Teka, ano bang nangyayari? Nakita ka nilang pauwi kagabi na may dalang sako na puno ng mga ninakaw. Ah! Yun ba? Magpapaliwanag ako. Tingnan nyo. Sige na. Maraming salamat sa pagbisita nyo. Yun ang mga ninakaw niyang gamit! Sumama ka sa akin. Wag, sandali lang! Inosente ako! Bitawan niyo ako! Magpapaliwalag ako! Nagkakamali kayo ng akala! Wala akong ginagawa masama! Kumalat agad ang balita na nakulong si Bruma. Magnanakaw! Isa niya ang gamit ko! Ibalik mo mga sinakaw! Ayaw mo magbayad! Poppy? Arsha! Arsha, gising! Ano yun? Wala si Poppy! Wala rin ang mga laruan natin! Alam ko na! Sinasabi ko na! Halika na! Bilisan natin! Teka, saan tayo pupunta? Dinala si Bromar sa harap ng Wes para dinggin ang kaso niya. May sayang! Siya ang Bromar, napatunayan kang nagkasala at sinesentensya ang kitang makulong! Tigil! Inosenteng tao si Bromar! Kilala ko na ang tunay na magnanakaw! Sinong magnanakaw? Siya po! Siya ang nagnakaw! Tama po siya! Arsha, bakit mo ginawa yun? Mama, hindi po ako. Ito po unggoy. Ipaliwanag mong mabuti! Kanina po, pagising namin, nawawala na ang lahat ng mga laruan namin. At nakita namin ang mga laruan sa loob ng kanyang bahay! Kita niyo, sabi ko na siya ang magnanakaw! Oo nga! Siya ang magnanakaw! Hindi siya ang nagnakaw! Dahil nasa kulungan siya buong gabi. Ano? Nakulong siya buong gabi? Paano nangyari yun? Nasa cabinet ang mga laruan namin kasama ang iba pang mga ninakaw. At doon namin naalala na tinuruan ni Bromar ang alaga niyang unggoy na iligpit lahat ng mga kagamitan namin. Ang buong akala ng unggoy na to, kailangan niyang ilagay sa cabinet ang lahat ng mga makikitang bagay. Teka! Ibalik mo yan sa akin! Pero... nakita mo si Bromar na pabalik sa bahay niya ng gabing yun. Dala ang sako na puno ng gamit. Nakita rin namin ito sa cabinet niya. Huh?
Ano yan? Damit? Linakaw mo ang mga damit na ito? Hindi! Mga labada ko ang mga yon! Nalimutan kong kunin ang mga nilabang ko na isinampay ko lang hapong yon. Lang maalala ko pagsapit ng gabi, lumabas ako at pinasok ang mga yon. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa labada mo? Eh kasi hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon. Naku, sana sinabi mo agad ang katotohanan. Tama ang lalaking ito. Binigyan natin ng masamang pangalan ang katarungan. Bromar, gano'ng kabilis mong maibabalik ang lahat ng mga kinuha niya? Ngayon din mismong araw na ito. At dahil dyan, isasara ko na ang kasong ito. Teka, nasaan ang malyete ko? Narinig niyo, sarado na ang kaso! Maganda na sana at kapanipaniwala ang kwento mo. Pero kung hindi siya nag-iwan ng mga holen sa sahig, sino nag-iwan ng mga yon? Shazaman, nakita mo ang mga holen ko? Ah, nasa iyo pala. Salamat. Bakit? Munting binibini! Tumakbo ka na! Alam mo bang nagdulas ako sa sahig ng dahil sa mga... Teka, sa akin ang mga holen na yan! Shazaman!